Makasaysayang araw po. It's Xiao Time. Noong December 8, 1997, hinirang ni Pangulong Fidel V. Ramos ang historyador na si Carlos Quirino bilang National Artist for Historical Literature. Ginamit ni Ramos ang espesyal na kapangyarihan ng Pangulo na magdagdag sa mga piniling pambansang alagad ng sining ng isang lupon ng mga eksperto. Gayun din, ang mga historyador ay pinaparangalan bilang National Scientist, kaya ang kategoryang binuo para sa kanya sa gawad ay para sa historical literature at hindi talaga history. Masaya ang matanda na matanggap ang parangal mula sa kanyang wheelchair na 2 taon lamang ang lilipas, May 20, 1999, ay yayao na. Ngunit, kontrobersyal para sa ilang akademiko ang pagkahirang kay Quirino. Hindi nga ba't marami sa kanyang mga sinulat ay mga kinumisyong mga obra ng mga mayayamang pamilya? Dahil sa opinyong ito, naimpluwensyahan ng pananaw ko kay Quirino. Subalit, nitong nakaraang Oktubre, tumungo ako sa Ayala Museum upang makita ang isang munting exhibit ukol sa kanilang dating direktor na si Quirino na pinamagatang Carlos Quirino, National Artist, State Historian. Si Quirino ang nangasiwa sa pagbubuo ng mga pamosong mga diorama sa museo na nagkukwento ng kasaysayan ng Pilipinas sa pamamagitan ng mga maliliit ngunit detalyadong mga estatwa. Habang pinapaliwanag ko noong umagang iyon ang exhibit sa mga taga Palawan State University, aking napagtanto. Marami sa aking mga unang binasa nung ako ay bata pa. Who's Who in Philippine History, Manuel Quezon ng Great Life Series. The Great Malayan na talambuhay ni Rizal, ay siya ang sumulat. Ang kanyang mga sinulat ay madaling basahin at naisulat sa napaka-interesanteng paraan. Dito ko napagtanto na mas malapit siya sa aking nais gawin bilang isang historyador. Ang sikaping ilapit ang kasaysayan sa bayan sa paraang madaling maintindihan at hindi lamang sa pagsusulat ng akademikong mga akda, kundi sa iba't ibang paraan, sa paggawa ng exhibit, pagsusulat ng mga artikulo sa periodiko at mga aklat pambata. Maituturing siyang isang public historian. Sa pagiging produktibo niya, nakapagsulat siya ukol sa mga pangulo ng Pilipinas, Aguinaldo, Quezon, Laurel, Quirino at marami pang iba, maging ang mga hindi gaanong kilalang mga bayani. Naging eksperto rin siya ukol sa mga lumang mapa ng Pilipinas, kaya naging fellow ng Royal Geographic Society of Great Britain. Gayun din, nakadaupang palad niya ang mga taong kanyang mga sinulat sa kanyang mga akda. Si Quezon mismo nagabot sa kanya ng katumbas na salapi sa paniniwalang ang kanyang talambuhay ni Rizal na The Great Malayan ang siyang nararapat ng magwagi sa patimpalak. Ito naman ang larawan ni Quirino kasama si Pio Valenzuela. Si General Emilio Aguinaldo habang ipinapakita ang espadang nakuha niya mula sa Espanyol na si General Aguirre kay Quirino na isusulat ang akdang Dayang Aguinaldo. Ito naman si Carlos Quirino sa likuran ni Pangulong Ramon Magsaysay na isusulat naman niya sa aklat na Magsaysay of the Philippines. Sino sa atin ang makapagmamalaki ng ganitong klaseng karangalan? Bagamat maaaring maging kritikal at ilagay sa tamang konteksto ang kanyang mga sinulat, wala tayong karapatan na maliitin ang mga nagawa ni Carlos Quirino bilang isang historyador na naglapit ng kasaysayan sa ordinaryong tao. Ako po si Xiao Chua para sa PTV News. And that was Xiao Time.